Hello po mga kababayan, kumusta po kayo? So, another person na naman po na gustong ilaglag itong si Trillanes. At ito po ay isang abogado. This may not be the last person po, baka mayroon pa. Ito pong abogado na to ay matagal na natin kilala ito at kinainisan pa natin ito dahil ito pong abogado na to si Attorney Savio, Attorney Jude Savio, na kasakasama nila Trillanes at ng mga dilawan, mga magdalo, siya po yung abogado na yon. Itong abogado na to, hindi ko po alam, hindi po natin alam bakit ba siya nakarating dito. Bakit ba all of a sudden gusto rin niyang ilaglag itong si Trillanes? Possibility po, tatlo po ang nakita ko pong possibilities. Hindi naman po necessary na yun nga po, yun ay nakita ko lang. It's just my observation po. So mga kababayan, itong si Attorney Savio kasi ay siya yung natandaan po ninyo, siya yung nagsampa ng communication sa International Criminal Court laban sa ating Pangulo tungkol dito sa kanyang paglaban niya sa droga, sa illegal na droga. Siya din po ay nag-abogado kay Matubato. Si Matubato mga kababayan, natatandaan po ninyo, ito yung ginamit ng mga dilawan, hinawakan ng husto. Kasi siya po, si Matubato ay self-confessed whistleblower na member daw siya ng Double Death Squad na inililink ang ating Pangulo sa EJK sa Davao. So mga kababayan, ito pong si Matubato ay mabigat po ang kaso niyan. May kaso siyang illegal possession of firearms, frustrated murder at kidnapping. So, yan po ang ano niya. Kaya nga abogado, siya nag-abogado kay itong si Attorney Savio ang abogado ni Matubato. Ngayon po, ano yung tatlong possibilities po na sinasabi ko na maaring kung bakit siya nakarating dito at bakit gusto rin niyang ilaglag si Trillanes, hindi siya binayaran. Pangalawa, siya ay na-insulto siya. Medyo mababaw po ito. Pero na-insulto siya ng staff ni Trillanes regarding sa kanyang lisensya. At ang isa pa pong possibility, kasi ito pong si Attorney Savio ay kasangkot dito sa sinampang kaso ni Guillermina sa kidnapping at serious illegal detention. Okay, punta na, start na natin kung bakit ba siya nakarating dito. Ito kasing si Alejo na naman. Kasama din po yan dito sa kidnap sa kaso ni Guillermina. Kasama ni Trillanes at yung mga ibang madre daw. Pinag-prepare daw po siya ni Alejo ng billing. Yung ginawa daw po niya, nag-prepare siya ng billing. Ang sisingilin niya ay 625K plus 20K monthly for retainer. Tapos daw pong mag-prepare ni Attorney Savio. Ano daw siya sinabihan daw si ni Alejo na wala naman daw arrangement for his professional fees. Hindi naman daw po nag-ingay itong si Attorney Savio. Bakit kasi hindi ka nag-ingay, Attorney Savio? Hindi raw siya nag-iingay dahil nga tumatanggap siya ng 50K to 100K from Trillanes on a monthly basis. Nabiglang huminto noong June. Tapos, ngayon, naging emergency na daw po ang pagsingil niya ng pera. Umabot na ng 700K ang hinihiling niya. Naging emergency na nga po dahil po for his survival. Kasi nga daw po, yung kanyang career ay kumbaga bumulusok since na nagsampa siya ng communication sa ICC. At ngayon, ang isa pang reason daw ay dahil sa hindi raw siya makabalik sa Davao ba yun dahil meron ngang daw Mindanao dahil daw merong Marcelo. But anyway, yun nga po, parang ipinarating na rin daw ito kay Trillanes at kay De Lima pero wala din pong nangyari daw. Ngayon, siguro hindi pa nababayaran kasi otherwise na hindi siya po pupunta sa mga magpapa-interview kaya sa ABS-CBN, sa Erwin Tolfo at kung kanino pa po,
dahil nga sa ibino-voice out niya yung kanyang saloobin. Now, punta tayo dito sa insultuhan, na insulto siya dahil daw po noong April daw, nakatanggap siya ng, kunikta na ito kay Bicoy, nakatanggap daw siya ng message through Viber na sinasabi raw na kailangan, gusto raw mag-abogado si Atty. Jude Savio dito kay Bicoy. Si Bicoy daw may handler na, kaya lang i-recommend daw siya na siya ang mag-abogado. Kaya lang daw na-insulto siya dahil kinwestiyon daw yung kanyang lisensya ng staff niyang ni Trillanes. Kasi daw po, itong balita na ang Cavite Court, isa sa korte sa Cavite, ay nag-release ng warrant of arrest dito kay Attorney Savio dahil nga po dun sa requirement na hindi niya raw po ginawa itong tinatawag nilang MCLE, ang Mandatory Continuing Legal Education. Pero later on daw po, na-junk din niya ng Court of Appeal. So, wala na yon. Kaya nga po, sinasabi daw ni Attorney Savio dito sa staff ni Trillanes na my MCLE has nothing to do with my license. Pero parabang nagkainitin na yata yung usapan nila. But to patch things up, sabi ni Savio, nag-meet daw sila ni Trillanes sa isang hotel sa Quezon yata. But it doesn't matter where, saan lugar. Pero nag-meet daw po siya. At doon daw po, yung kanyang common law wife na si Joanne, at ito'y sinabi niya uli dito kaya sa interview niya kay Erwin Tolpo, na sinabihan daw siya ni Joanne na, "Sir, wag mo nang ituloy yan. Kasi babagsak ka dyan, hindi ka makakabangon." Ang sagot daw ni Trillanes, sundin ang kabanata. So ayun, anong nangyari sa kabanata mo ng Bicoy? Walang nangyari kay Bicoy. Ayun mga siguro, kaya nga hindi nakabayad si Trillanes nung June daw eh, di ba? Oh. Ngayon mga kababayan, ang inaano niya ay parabang ang isip ko dito, paano pala Attorney Savio? Kung mag-turn around itong sila Aliho, sila Trillanes at bigay sa iyo yung perang sinasabi mo, di hindi ka na magwi-witness, hindi ka na makikipagtulungan or something like that. Kasi si Attorney Larrigadon wants to get a hold or wants to get together with the Attorney Aliho, Savio para, you know, kung gusto mo talagang baka medyo umalsa pa ang career mo, I guess kausapin mo si Attorney Larrigadon, mag-riding in tandem din kayo, di ba? Kasi ito mga kababayan, ito si Trillanes, ang dami pong mga kalukuhang ginawa, di ba? Alam na po natin yan from 2016 to hanggang ngayon nga, hanggang sa bumaba siya. Pero ano po, may pagkapalos mga kababayan. Kahit po anong gawin niya, dahil kaalyado nga silang dilawan, may pagkapalos. Parang untouchable siya, ayan pa rin siya. Ano, naging professor tuloy. Yan ang reward sa isang tao. Kahit na anong ginawa sa bansa at sa Pangulo, ayos lang. Ito nga po ang sinasabi ko mga kababayan. Kapag nakabalik sila, ngayon ang mangyayari yung pong may mga kasalanan, dahil naghihintay lang yan mga kababayan na magkaroon ng dilawan at presidente, at yung mga gumawa ng kasalanan, yung mga may kaso, at yung mga nagnakaw ng pundo, yung po ay hinihintay lamang para maghugas ng kamay at pakawalan sila. Example na po, hindi po ito natin gawa-gawa. Tingnan po ninyo ang ginawa ni Corazon at ni Corecong. Diba? Anong ginawa niya sa mga NPA na nakakulong? Pinakawalan. O ito pa kaya? Hindi pa kaya ito gagawin ulit dito? Diba? So yan po mga kababayan, maghihintay lamang nila na magkaroon ng dilawan na presidente yan. At yung pong mga kasalanan nila, mawawala na yon. Sino pong kawawa? Ang ating bansa. Ang ating mga kababayan, hindi ka kalyado, sorry ka na lang. Diba? Itong si Trillanes po at saka si Dilema, talagang may pagka nag-riding in tandem sila talaga eh. Kasi tingnan mo po ninyo ha, ito pong si Dilema, one side lamang po ito, nakita ko lang po ito, nakalkal ko lamang po ito. I know na hindi lang po ito ang lagi niyang sinasabi, palagi pong siyang nagsasalita ng napaka masasakit sa ating Pangulo. Grabe, pero sila po, di ba, mga sensitive sila, na masabihan mo lang, tingnan po ninyo nung minsan na nasabihan ni DFA Teddy Loxin si Lenny ng Bobo. Di ba,
halos sila lahat, tingnan po ninyo mga media. Hala, binanata na nila, binalita na ng buong bansa to. At si Pangilinan, sila gusto na nilang magsampa ng kaso, di ba? Ganyan po sila kasensitive. Pero tingnan po ninyo, ang balahurang lumalabas sa bibig ng dilema na to. Tingnan po ninyo. Ang sabi niya, ay narinig ko na ito, noong pang ganyan magsalita, ayan, nakaka-high blood po talaga magsalita ito. Pareho silang dalawa ni Trillanes. Itong sabi ni Dilema, kasi ito si Dilema mga kababayan, may hinaharap siyang tatlong kasong non-bailable related sa droga, di ba? Nananawagan si noon ng people power para i-force out ang ating Pangulo from his office. Kasi daw po, unfit daw po ang ating Pangulo. Unfit ang ating Pangulo maging presidente. Dahil daw po ang ating Pangulo daw ay may criminal mind. Kaya nga po unfit. Kaya nga nananawagan siya noon na i-force out ang ating Pangulo. So magtataka pa po ba tayo kung bakit gawa sila ng gawa ng mga parang pabagsakin nila ang Pangulo, di ba? Ito pa, ang sabi niya, we have a president with criminal mind. Psychopathic, serial killer, at mass murderer. Imagine po ninyo kung ito pong mga salitang ito ay nanggaling sa side po ng ating Pangulo, saan ka aabutin? Sa korte. Kasi ganyan po kasensitive ang mga taong yan. Okay lang po kapag sila ang nagsasalita ng mga ganito mga balahura na salita. Hindi, okay lang sa kanila. Pero wala. Ay nako mga kababayan. So yun po kung bakit itong never mind po yan. Ayoko na lang sagutin yan. Hayaan nyo lang yan. Hihinto din yan. But ang ito lang po ang ano problema. Bakit nakarating dito si Attorney Savio? Bakit siya ay gustong ilaglag si Trillanes? Di ba? Bakit? Ito ba ang dahilan? Dahil kasama ka dito sa kaso na kidnapping at illegal detention na isinampan ni Guillermina? O dahil hindi ka binayaran? O kaya naman dahil na-insulto ka? Dahil sa na-insulto mga kababayan, napakababaw pong dahilan yun. So, whatever yung dahilan, sana naman po, huwag mag-turn around. Kung sakali mo nabayaran ka, kunin mo yung pera at tuloy din po na sana ay malinis ito para naman siguro yung career mo matulungan. Kahit magalit kami sa inyo, sana naman ay talagang tutuhanin nyo na kasi daw po itong si Savio, Attorney Savio, is the only person so far na nagkukunik si kay Trillanes at Bicoy. Diba? Gusto nilang mag- abogado si Attorney Savio dito kay Bicoy. So yun lang po mga kababayan. Huwag po nating hayaan ito ng 2022 po. Kailangan po talaga na talagang magsama-sama tayo. Harangan po natin na hindi makapasok ang mga dilawan na maging presidente dahil kawawa na naman po tayo. So yun lamang po mga kababayan. Tuloy lamang po ang ating laban. Tuloy lang po ang suporta. Thank you po and I will see you on my next video.